Sino bang hindi mapapagod maging OFW? Iniisip ng mga tao sa Pinas na ang yabang-yabang mo. Bakit? Ano bang buhay meron dito? Mukha ba kaming pa-easy-easy? Sarap buhay? Namumulit ng pera? Araw-araw ba kami nasa restaurant? Ano bang ina-expect nyo? Mag-post kami araw-araw na puro itlog ang ulam? Noodles? Kasi kailangan namin magtipid at mapagkasa yung kaunting pera na meron kami? Dapat ba mag-selfie kami tuwing gabi? Kasi kahit gustuin namin umuwi sa Pinas, hindi pwede. Kahit hindi ka na makabangon sa umaga para magtrabaho, hindi ka pwedeng sumuko. Sino bang hindi mapapagod kung sinusubukan mo lang naman maging mabuti sa mga mahal mo sa buhay, pero kung ano-anong sinasabi ng ibang tao? Alam nyo kung may choice lang kami? Walang pipili mag-stay sa ibang bansa. Wala na ho kaming pake sa maraming pera. Gusto lang namin maging masaya kasama yung mga mahal namin sa buhay. Eh, please naman, pagod na kami. Huwag na ho sana kayong dumagdag. Kabayan, kung ano man yung sinasabi nila sa'yo, huwag na huwag ka magpapapekto. Mas kilala mo yung sarili mo. Sobrang hirap ng buhay sa ibang bansa. Kaya huwag mo na ipasa yung opinion ng ibang tao. Okay lang naman magpahinga o napapagod ka na. Pero huwag ka munang sumuko. Dito na tayo. Hindi pa natin naabot yung mga pangarap natin dito sa ibang bansa, di ba? Kaya maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Konting tiis pa, konting laban pa. Kaya mo yan, kabayan. Tandaan niyo po, ilang lives bubble you, malayo sa pamilya. Anything can happen on us. Pwede mong nangyaring masama, pwede mong nangyaring mabuti. So, kapag kami ay nagkasakit, for example, na aksidente, wala namang ibang tutulong sa amin kundi kami. Walang ibang gagastos sa amin kundi kami din. So, kapag kami sa OFW ay nagsasabi, I'm sorry, hindi kita pwede mapadalhan kasi may pinag-iipunan ako. Hindi yung pagsisungaling, hindi yung pagdadamot, at hindi yung dahilan para sabihin mong may yabang na sila. It's just they have to priority themselves. Pagiging OFW, sabi ng iba ang swerte mo. Kasi ka pa sa ibang bansa nagtatrabaho. Nakakaingit daw, pero kung maling parte dun, yung hindi malinaw. Ang alam ko kasi, bibihira ang swerte. Inarest ay diskarte. Diskarte kung paano mapagbubuti ang iyong trabaho. Yung sa pagod at lungkot ay hindi ka masatalo. Diskarte kung paano ang swerto ay mapagkakasya. Kahit malungkot ka, kailangan magmukhang masaya. Mas malaki ang sweldo, oo, aminin ko. Pero mas marami naman ang kailangan isakripisyo. At minsan lang masaklap na nagiging kapalit. Relasyon sa pamilya ay nagiging mapahit. Ang mga OFW rao, puro mga plastic. Alam niyo raw ba kung bakit? Kunwari daw matatag, pero lagi namang nag-aalala. Sa harap ng pamilya, laging masaya. Kahit ang totoo, nahihirapan na. Lagi yung pakwela sa mga pictures at selfie. Pero ang totoo, umiiyak yan sa gabi. At laging okay lang ako kapag kinakamusta. Kahit ang totoo, pagod na. Kung OFW ka ngayon, tatanungin kita, namamlastik ka rin ba? Para sa sarili ko, maging malakas ka ha, kasi marami pa tayong laban na dapat ipanalo. Gusto kong maging matatag ka pa, huwag kang susuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Laban lang! Kumusta? Muntik mo ng sukuhan, no? Pero, tingnan mo, eto ka pa rin. Nagpapatuloy, sumusubok at ibinubuhos ang lahat ng kaya mo. Alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi kahit sa mga panahong ubos ka na, kinukumbinsi mo pa rin ang sarili mo na tapusin ang nasimulan mo. Malay mo, bukas makalawa, ibigay na rin ng Diyos ang pagpapalang inaasam-asam mo. Basta tiwala ka lang sa kanyang plano at tandaang may mga naniniwalang kakayanin mo. Konti pa? Konti na lang. Alam niyo yung feeling na maluluwa ka na ng bigla. Tapos tuluyan ka ng mahiyak tuwing maiisip mo yung sitwasyon ng buhay mo. Lalo na pag ikaw na mag-isa. Tapos magsasabay-sabay pa yung pagod, lungkot, at disappointment mo sa sarili mo. Hirap, no?